Victory to the people and victory for God. The future is the Filipino children. Papa, 1, 2, 3, victory for God and country, victory for the people, and then heart for the country, heart for the Philippines. Papa, 1, 2, 3, heart for the country, heart for the Philippines, heart for the country, heart for the Philippines. Okay, thank you. Okay, po. Ang susunod po. Hello, good morning mga lods. Welcome to my YouTube channel, Mel Almata Vlog. Ngayon po ay pansamantala hindi muna tayo nag house to house para sa ating campaign. Suporta sa Abante Sambayanan 175 para kay Ka Jeffrey Celis. So ngayon po ay araw ng Tuesday. Mga lods, hinihiling ko po sa inyo na suportahan ninyo ang Abante Sambayanan na kung saan ito po ay nagsusulo ng pangmatagal ang kapayapaan at sumusuporta sa Uniteam. Tama po ang panawagan ng Uniteam, magkaisa tayong mga Pilipino upang makamit natin yung kaunlaran para sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. Totoo po ang sinasabi ni Ka Jeffrey Eric Celis na kung walang kapayapaan at tuloy-tuloy ang kaguluhan na dulot ng CPP, NPA, NDF, eh, hindi po unlad ng ating bansa. Kaya po tayo nakikisa sa Uniteam at sa panawagan ng ating gobyerno ng NTF-LCAC na tuluyan ang wakasan ng insurgency sa ating bansa upang makamit natin ang kapayapaan at kaunlaran. So, sana po ngayong eleksyon ay suportahan nyo ang aming party list na Sambayanan 175 sa balota. Mga lads, ito po yung mission na statement ng Abante Sambayanan. Our commitment and advocacy speak to our mission. Unite the Filipino people to stand with the government to defend our peace and democracy against courage and evil of communist terrorism being perpetrated by the CPP and PANDF against the people of our beloved country. We shall stand strong against evil of the CPP, NPA, NDF. Messenger of truth for the noble purpose of genuine peace, security, and social development through the good governance for the people and our nation. We shall preserve in pursuing our goal for a correct, true, and responsible patriotism. We shall dedicate it with all our heart, soul, dignity, and sincerity to our beloved nation. Kampiyon ng mamamayan, Abante Sambayanan, laban sa CPP, NPA, NDF. Sumusuporta sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict, NTF-LCAP. Mga idol, tama na po yung mahigit 50 taon nilang pag-impluensya sa mga kabataan. Marami na pong kabataan ang nasira ang buhay. Nakakala natin ay nag-aaral, pero sila ay nare-recruit ng New People's Army. Mga idol, tama na po yung mga nagbuwis ng buhay. Magising na po tayo sa katotohanan na kung wala pong kapayapaan sa ating bansa, kung patuloy pong may sumusuporta sa adhikain ng New People's Army, marami pa pong buhay na masasayang, marami pa pong buhay ang mawawala, kabuhayan, pamilya, at kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang ugali po kasi ng New People's Army ay madalas sumasakay sa mga problema ng ating gobyerno, pero ito po isang propaganda lamang. Subalit ang tunay na layunin nito ay agawin ang kasalukuyan nating gobyerno at matransform tayo sa isang komunistang bansa. Mga idol, kaya ako'y nananawagan sa inyo, lalo na yung mga dating community organizer na nagpapasama sa mga rallies, huwag na po tayo sumama, makiisa tayo sa panawagan ng Uniteam.
na magkaisa ang mga Pilipino upang sa gayon ay makamit natin ang tagumpay, kasaganahan at kaunlaran ng ating bansa. Upang hindi naman na maghihirap na yung mga susunod nating henerasyon. Ang eleksyon pong ito ay alang-alang sa ating mga bagong henerasyon, sa ating mga bagong kabataan, na sila po ang magtutuloy ng kaunlaran kung tayo pong mga Pilipino ay magkakaisa, kung tayo mga Pilipino ay magtutulungan para iahon sa kahirapan ang bawat Pilipino. Magkaisa po tayo. Suportahan natin ang Sambayanan Parties na makakatulong po ng ating national government upang tayo magkaroon ng pamatagalang kapayapaan at patuloy na kukundi na sa mga gawain at masamang layunin ng New People's Army. Kaya tayo po mga manggagawa, tumiwalag na tayo doon sa mga union na alam natin na hinihikaya tayong tumangan ng armas at sumama sa armadong pakibaka doon sa kabunduan. Tama na po yung libu-libong pamilya na nasira, libu-libong buhay ng tao na wala, at ang mga kabataan na napatay sa encounter dahil sumama sa New People's Army. Sayang naman po ang kanilang mga pagsisikap na makapag-aral, subalit sila po ay nalilin lang at sumasama sa armadong pakikibaka sa New People's Army. Tama na po yung idolihiya na yan, at kahit anong gawin natin, hindi natin magagawa ang kapangyarihan ng ating kasalukuyang gobyerno. Magkaisa po tayo para sa ikauunlad ng ating bansa at ng bansang Pilipinas. Mabuhay po tayo mga Pilipino, mabuhay po tayo mga nagmamahal sa ating bansa. Mabuhay po ang unity na si BB Ermat Sara. Samahan po natin sila sa kanilang panawagan na ma-unite ang buong bansa upang sa ganon ay magkaroon tayo ng mapayapa, maunlad at maayos na kinabukasan ng ating mamamayan at lalo na ng ating mga kabataan. Magandang araw po sa inyo, at sana ang panawagan po ng aming party list, Sambayanan Party List against CPP, NPA, NDF ay inyong pong suportahan, at ito ay makakatulong sa ating gobyerno. Taos puso naming pakikiisa na magbalik loob na yung ating mga kadre na hanggang ngayon ay nakikilaban pa sa ating gobyerno. Wala po kayong mapapalang maganda at hindi po ulad ang ating bansa hanggat naririyang kayo. Tama na po, panawagan po namin sa inyo, magbalik loob na kayo sa ating gobyerno. Makiisa tayo sa panawagan ng unity. Yun lang po, at magandang araw sa inyo lahat.